Welcome back to my channel. And for today's video, simple lang yung video natin ngayon. At kung hindi nyo pa napapanood yung video na nag-review ako nitong Dare to Bare Hair Removal Cream at itong Hair Growth Inhibitor Spray. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yun, yun muna guys yung panoorin nyo. Kasi itong video na gagawin natin, or ang gagawin kong video ngayon is updated version. So ang dami kasi nag-request, ang daming nag-notify sa akin. Actually, mga friends ko din, nagtatanong kung okay daw ba talaga itong ginamit kong hair removal cream or nag-e-etchos lang ako sa kanila. Pero kaya ito, gumawa ko ng separate video para sa update version or ano na ba ang nangyari after a week na paggamit ko dito sa hair cream removal. Actually, sinakto ko talaga siya na after a week bago ako mag-update para, alam nyo, mas makikita ko talaga yung effect kung ano na talaga yung nabigay niya or tumubo na ba yung hair, ano yung itsura ng pagtubo ng hair. So, kung gusto nyo makita ko ano na nangyari sa legs ko, just continue watching. So, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, panoorin nyo na siya guys before kayo mamunta sa update para alam nyo kung ano yung benefits nitong hair cream removal or paano siya gamitin and kung ano yung procedure, paano siya gamitin. So, ngayon, hindi ko na ipapakita or hindi ko na i-explain yung mga iba pang details. Diretso na tayo agad sa update kung ano na nangyari sa skin ko or ano yung naging journey ko after a week ko silang gamitin. So, dito sa underarm, so kung napanood nyo na yung part 1, nag-play ko din siya sa underarm ko. Dito sa aking right underarm. So, ito na guys yung aking underarm. As you can see yan, may mga hair siya. Pag gumagamit ka talaga ng hair cream removal, parang mga, o kaya pag nag-wax ka ng hair mo sa underarm, parang mga 3 days, tinutubuan ka na agad ng hair. Ang difference lang kapag gumamit ka ng hair cream removal, habang tumutubo siya or during ng pagtubo niya, hindi siya makate or wala kang feel na makate. Yun yung advantage kapag hair cream removal yung ginamit mo. Pag nangati siya tapos kinamot mo, may tendency na umitim yung kilikili mo. So, ito namang inhibitor spray naman niya. Ang use naman kasi nito para mapatagal yung pagtubo ng hair mo, not necessarily hindi tumubo yung hair. Ayan na. Disclaimer ha, hindi kiniklaim na itong inhibitor spray na hindi ka natutubuan ng hair. Ang sabi dito, mapapatagal lang yung pagtubo ng hair mo dun sa parts kung saan mo siya i-apply. Ang instruction kasi dito sa spray is the first week mo siyang gagamitin, everyday mo siyang ilalagay. So, everyday ko siyang nilagay sa legs and sa underarm ko. And ang napansin ko lang, difference nilang dalawa is mas mabilis tumubo yung dito sa underarm ko kaysa dun sa legs ko. Kaya as you can see kanina, medyo madami na siyang hair, pero hindi naman ganun kakapal yung pagtubo ng hair niya. And ito na guys yung good news, and alam ko baka ito yung hinihintay niyong update sa akin, yung pag-apply ko dito sa aking legs. Kung napanood niyo yung part 1 or kung nanonood na kayo ng vlogs ko, lagi kong sinasabi na takot akong tanggalin talaga yung hair ko sa legs kasi ayaw ko yung nakikita ko sa ate ko kasi nag-wax kasi si, I mean, nag-shave kasi si ate sa legs. Ako kasi nung nakikita ko yung pag-grow ng hair niya sa legs kapag nagtatanggal siya, hindi ko siya gusto. Yung parang ang kapal ng hair. Basta ang pangit tignan. So sabi ko, ayokong tanggalin yung buhok ko sa legs. Not unless makakita ako ng product na okay siya paggamit sa legs. So ito na nga yun guys. Itong Dare to Bare, nagustuhan ko talaga siya dito sa aking legs. And buti na lang, ito talaga yung product na ginamit ko sa aking legs. So nakita niyo dun sa part 1, talagang natanggal niya talaga yung mga hair ko sa legs and ang smooth tignan ng aking legs. So ito na yung updated version. Ipapakita ko yung itsura ng legs ko after a week. Ayan guys, as you can see, ayan yung legs ko ngayon. And hindi siya masyadong makikita sa camera. Ewan ko lang kung napapansin nyo. Pero meron na siyang mga hair na tumutubo. Ayan. After siguro mga pang fourth days, noon ko napansin na meron na siyang hair na tumutubo. Ayan, meron na siyang hair. Pero ang nagustuhan ko sa kanya, yung pagtubo ng hair, hindi yung parang sobrang kapal. Yung parang pag ginan mo, masakit siya pag ginanto mo. Ayan, smooth pa rin yung texture ng legs ko. Ayan, may mga hair kayong makikita dyan. So, ganun siya. Kaya medyo nagustuhan ko siya dito sa aking legs. Dito naman sa legs ko, guys, siguro mga pang fourth and pang fifth ko talaga napansin yung pagtubo ng hair ko. Pero ikukontinue ko pa rin yung paggamit dito sa spray. 2 to 3 times a week ko na lang siya i-apply. Natuwa naman ako sa
salt niya sa aking legs kasi kapag kinakapa ko yung legs ko, smooth niyang kapain. So, disclaimer lang guys ha, hindi to sponsored video or hindi nila to binigay yung product. As in, binili ko yung product na to. So, kung ano na yung experience ko, ano yung napansin kong result sa skin ko, yun yung binibigay ko guys ha. Hindi, disclaimer, wala silang hinalaman dito. Ayun, may mga part na wala pang hair, kaya feeling ko hindi pa talaga siya. Parang mabagal pa rin yung pagtubo ng hair kasi may mga part na wala pa ding hair. Yung length ng hair niya, hindi ganun kahaba. So, hindi rin siya makapal tingnan. Kasi alam ko, ang nakikita ko kasing ang feedback kapag nagtatanggal ka ng hair sa legs is parang kumakapal yung hair mo, di ba? Pero siguro, depende na rin yung sa skin type nyo or kung anumang anything about sa skin. Baka dun tayo magkaiba, pero mas okay nang itry nyo personal, di ba? Para ma-check nyo kung pares tayo. And wala rin ako na-feel na irritation or pangangati sa legs. Pero again, depende pa rin yun sa skin natin. So, baka sensitive yung skin nyo. So, kung sa akin hindi nag-react, baka sa inyo mag-react. So, mag-patch test muna kayo para sure na hindi mag-react yung skin nyo dun sa product. Kung gumamit na kayo before ng hair cream removal and nag-irritate yung skin nyo, huwag na kayo mag-try ng any hair cream removal kasi probably ganun din yung result. Yun yung nabasa ko ha. Pero baka kasi ganun. So mag-try kayo, baka hiyak kayo sa shaving or sa wax or kung ano man. Ang dami kasing iba-ibang way para ma-remove yung mga hair natin sa body. So ako, nag-fix talaga ako sa hair cream removal kasi aside sa madali siyang gamitin, hindi rin siya masakit gamitin and hindi rin naman ganun kakapal yung hair kapag tumutubo. Kaya nag-stay ako sa hair cream removal. Pero minsan, nag-wax pa rin ako. Nag-wax pa rin ako ng hilikili pag gusto ko na wala talaga at all na matitirang hair. Kasi kapag hair cream removal, minsan may mga maliliit pa dyan na naiiwan. Pero kung nasa bahay ka lang naman, gusto mo lang tanggalin yung hair mo sa kilikili kasi naiirita ka na ang haba na nila, ganyan. Mag-hair cream removal ka na lang. And i-recommend ko tong Dare to Bear kasi ang dami ko na natry na hair cream removal. Actually, tatlo na yata sila. So, ilalagay ko na lang din yung link ng ibang hair cream removal na review ko dito sa YouTube channel ko. So, pwede nyo silang panoorin para meron kayong reference kung ano yung mas magandang gamitin na hair cream removal. So, ayun lang guys, yung update sa aking legs and sa underarm using Dare to Bear hair cream removal and itong kanilang hair growth inhibitor spray. And kung gusto nyo pang ma-update dito sa paggamit ko ng Dare to Bear, kung ilang week bago tumubo talaga totally yung hair ko, i-follow nyo ako sa Instagram guys. Nasa description box yung Instagram account ko. Ayan, dyan ako nag-update ng mga products na tinatry ko. Abangan nyo na lang guys kung magpo-promo sila ulit. Kasi may nagtanong sa akin kung nabili ko ba siya ng promo. Naabutan ko yung promo sale nila, kaya lang hindi ko pa afford yung promo sale nila noon. So sabi ko next time na lang ako bibili. Pero sa sobrang bait ng seller na binilhan ko, so lalagay ko na lang ulit yung link ng Facebook page nila. Nagbigay siya ng special offer sa akin. Hindi ko alam, hindi naman ako humihingi. Ang sabi ko lang, sige po, next time ko na lang po siya i-avail kapag kaya na ng budget. So, nagulat naman ako na nagbigay siya ng offer na 750 pesos ko na lang guys nakuha itong set plus free shipping na siya. So, try nyo i-approach yung seller. Pero huwag kayong maghihingi na kung pwedeng makakuha sila ng special promo. Huwag kayong mag-ganon. Hayaan nyo na sila yung mag-offer sa inyo ng ganon. Siguro nakasave din ako ng mga around 200 kasama na yung shipping doon. Pero ang alam ko, ang regular price ng hair cream removal is 499. Kung di ako nagkakamali. Ito namang spray is 350. Ayan. So, ayun lang guys. Sana natuwa kayo and nag-enjoy kayo dito sa aking update. Sana na-share ko sa inyo ng maayos. And sana yung gusto nyong update version is naibigay ko yung mga questions. Kung meron pa kayong question na hindi ko nasagot dito sa video na to, i-drop nyo na lang sa comment section para masagot ko kayo agad-agad. And ayun lang, don't forget to like this video and subscribe to my channel and click na rin yung bell button para mag-notify every time na nag-upload ako ng bagong video. Spread love and prayers to everyone and stay hydrated. And see you guys on my next video. Bye!